sa ano, kasi nakita ka namin nga during the pandemic, no, the height of mga 2021, 2022, grabe yung naging music mo, tapos yung binibigay mong entertainment, lalo na sa YouTube at TikTok. Pero paano at saan ba nag-start ang isang ghetto? Oh, kasi mahilig na talaga ako sa rap nung ano pa lang ako eh. Hindi naman sa rap lang, mahilig talaga ako sa music, lalo na yung mga old school na music, kahit hindi siya hip-hop, kahit mga jazz, kung ano-ano. Bali, dito kasi... Mga ilang taon ka niyan? Kahit nung mga ano, elementary, mahilig na ako sa music talaga nun. So, gusto ko talaga, bali yung plano ko talaga, ang iniisip ko magbanda talaga. Kaso nga lang, hindi kaya ng, alam mo yun, ng boses natin. Pero syempre, music is music. Natagpuan ko yung hip-hop music, yung rap. Nabigyan niya ako ng chance na may mga narinig akong tropa na naisip ko, pwede pala yung mga gantong kanta. Ayun, sinimulan ko na siya. Kailan yan at paano ka nahumaling at pinasok mo na hip-hop artist ako? Ito yung gusto ko. Dati kasi, nung elementary ako, ang alam ko kasi nun, pag mag-record ka, kailangan mo ng malalaki studio, nagastos ka talaga. Eh may pinakilala sa nalaman ng nanay ko na mahilig ako sa rap, na gusto kong mag-rap. May pinakilala siya sa akin na kaibigan niya, nakakilala niya sa trabaho, si Crazy Kyle, taga Mandaluyong din yun. Elementary lang ako noon, nag-record ako ng YouTube beat lang din yun, pero hinayaan niya ako mag-record sa kanila love song. Tapos para sa akin sobrang wak noon, pero ano siya, experience ko siya, history ko siya. Tapos ayun. Saan ba tayo? Mano, yung teenager ka niya, yung mga ilang taon. Ano ako niyan, grade 6 lang ako, grade 6, grade 5. Pero grabe yung nabanggit mo yung support ng nanay mo. Pinapagano niya pa ako, gusto niya pa akong, mahihiyain kasi ako dati nung bata eh. Kaya yung record ko noon, sobrang nahihiya talaga ako, kaya nasabi kong wak kasi. Yung pagkanta ko noon, talagang halatang nahihiya siya, wala talagang kahit anong... Pero ano. Nakakatuwa na yung nanay mo yung nag-boost sa'yo. Na, hindi, supportive yun yung nanay ko. Magulang parang hindi pwede yan. Ako, walang pera sa music. Ano yun? Yun. Gano'ng ka-supportive si nanay, ang pamilya? Pinipilit niya ako kahit ako na yung nahihiya eh. Kasi pinapasali niya pa ako sa mga rap contest. Tapos ilang beses kong inisip sa sarili ko na, sige, sasali ako dyan. Pero hindi talaga kinaya ng hiya ako eh. Ayun. Eventually natanggal din yung ano, yung pagiging mahihiyain mo. Eh. Kahit nung nagsimula kasi ako na nung tuloy ko yung career ko nung nag-skate ako 2017. Pinush lang din ako ng mga tropa ko, gumagawa ako ng mga kanta noon, pero di ko siya nilalabas. Parang for tips lang siya. Tapos pinilit nila ako mag-perform noon nung 2017. Ayun, nag-perform ako, tapos mukha talaga akong nahihiya doon. May video yun eh. Ganda talaga na support network mo. Oo, sa supporta talaga, pinipilit talaga nila ako. Kahit yung mga tropa ko, tinutulak ako sa stage noon nung araw na yun. Tapos nung araw na yun, nakapag-perform ako, iba yung kahit di ko sila kilala, iba yung binato nilang energy sa akin. Kaya natuwa rin ako, tapos na-addict ako. Kaya, ayun, tinuloy ko na siya. Tuloy-tuloy na.